Maraming ang pasabog ang dapat abangan bago matapos ang 2022 dahil samot-saring lipatan at bago sa PVL ang matutunghayan. RDJ, new coach ng PLDT? Two teams papasok din sa PVL 2023. Eksklusibo nyo lamang na mapapakinggan ang mga updates na yan dito sa ating channel. Pero bago yan mga ka-Vheadz, huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para mag-update kayo dito sa ating channel. Matapos ang matagumpay na 3 conferences ng PVL ngayong 2022, nagbabagang pasabog at mga bagong ganap ang dapat abangan sa mas pinalakas na PVL sa 2023. Nasimulan nga ito matapos nating ibalita sa ating channel ang bagong coach ng Chocomucho na CNU champion coach Dante Linsonorin. Kumpirmasyon na nga lamang ang inaantay natin mula sa CMFT management sa balitang ito. Matapos ng update na ito ay nagulantang naman ang social media world sa biglang anunsyo ni PLDT coach George Pascua, nalilisanin na nito ang PLDT at magko-focus sa men's volleyball ng Adamson. Wala pang official statement hinggil sa bagay na ito ang PLDT, ngunit mismong si coach George na ang nag-anunsyo na aalis na nga ito sa team na mala roller coaster din ang naging tema ng kampanya. Ngayon, ayon sa ating mga sources, naghahanap na ang PLDT ng panibagong coach na papalit umano kay coach George. Isa sa mga pangalang lumutang ay si legendary coach Ramil De Jesus. Ngunit, ako na ang nagsasabi sa inyo mga ka-Vheadz na malabong malabo na mangyari ang RDJ to PLDT. Maraming rason kung bakit hindi ito mangyari na hindi muna natin ibabalita sa ngayon. Ganoon din ang pagkawala ni Coach George sa PLDT na ayon sa mga impormasyon na naibato sa akin ay mistulang masalimuot umano ang pag-alis ni Coach Pascua sa PLDT. Yan ay maaari nating ibalita sa mga susunod na araw. Ngunit, pagdating sa bagong coach ng PLDT, marami na umano ang nag-a-apply sa nasabing pwesto. Ayon sa aking sources, ang mga coaches na nasa free market ngayon na si ni Coach Godfrey Okumu, Coach Erpada, Coach Babes Castillo, Coach Romel Abella, at kahit ang mga amateur coaches na si na Coach Edgar Baroga at Sammy Aykailar ay iilan lamang sa mga nag-apply sa coaching position ng PLDT. Isa sa mga ito ang napili na umano ng PLDT management bilang magiging bagong head coach na iaanunsyo natin sa susunod din na mga araw. Samantala, bukod sa development na ito, may dalawang bagong teams naman umano ang inaasang papasok sa PVL this 2023. Parehong dalawang kumpanya na kayang makipagsabayan sa budget ng MVP and Rebisco teams. Ang isang team ay matagal nang pinag-aaralan ang pagpasok sa Philippine volleyball scene. Even PSL days pa lang major sponsor na ito noon na tila ba nagpaparamdam na sila. Ayon sa aking sources, sa first conference ng PVL sa 2023 ay inaasahang makakapasok na ang team na ito. Ngunit, magiging malaakari lamang daw ang recruitment nila this conference dahil sa kakulangan sa oras at sa players na available. Ngunit sa mga susunod na conferences, ay target nila na makuha ang mga graduating UAAP stars at kahit na ang mga current stars sa PVL upang maging isang competitive team. Ang isang team naman ay no doubt na kayang sumabay at higitan pa ang yaman na mayroon ng MVP and Rebisco teams. Aba, ikaw ba naman isang team na pagmamayari ng isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas, eh hindi mo pa kayang higitan ang mga existing teams ngayon sa PVL? Oh, alam nyo na yan ha? Well, ang kumpanya na ito ay on searching and studying process pa ng application sa PVL. Ngunit, seryoso ito na ma-penetrate ang volleyball market sa Pilipinas at makuha ang pinakamahuhusay na players. FYI, ito na rin marahil ang kauna-unahang club team ng kumpanya na ito. Ibig sabihin, wala pa itong pinut up na team sa kahit na anong sporting league sa bansa. Kaya i-expect na talagang lalaban ito kung pera lamang ang pag-uusapan. Hanggang dyan na muna ang ating mga pasabog. Asahang sa mga susunod na araw, maaari natin itong i-anunsyo at maglabas pa ng mga bago at eksplosibong istorya sa mundo ng volleyball na dito nyo lamang matutunghayan sa Vheadz YouTube channel. So there you have it mga ka-Vheadz. Thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on upcoming videos.